Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. So may share lang po ako sa inyo na post ito ng ABS-CBN at magbibigay po tayo ng konting komentaryo at reaction. Para lubos po natin maunawaan mga ka-action mga kakamping, basahin po natin ang naging pahayag ng ABS-CBN. Hindi na it's more fun in the Philippines. Planong palitan ng Marcos Administration ang tourism slogan ng bansa. Ayon kay Secretary Cristina Prasco. Yan ang naging pahayag ni Madam Secretary Cristina Prasco. Tingnan nyo to mga ka-action, mga kakamping. Imbis na unahin ang crisis na kinakaharap ng Pilipinas, lalo na ang mga produktong nagmamahalan, lalong-lalo na yung farming, pero ito pa ang uunahin nila, ang palitan daw ang slogan ng Pilipinas. Eh talagang hindi naman talaga tupan. Paano pa ito masasabing pan? Ibagsak na ang piso ng Pilipinas. Pero wala po tayong magagawa dahil sila ang nasa kapangyarihan at sila po talaga ang masusunod. Sa atin, magre-react lang po tayo at magbuboses lang po tayo dahil po ay karapatan natin ng bawat Pilipino ang magkaroon ng boses papunta sa gobyerno. Maraming problema ang bansa na dapat unahin, lalong-lalo na po ang sa education, ang sa food, sugar, etc. Pero ito, naisingit pa nila na planong palitan ang slogan ng Pilipinas. Basahin po natin ang iilan sa mga nag-comment mga ka-action mga kakamping. Sabi sa unang nag-comment, "Sabay-sabay tayong babaon muli in the Philippines, wak na swak." Naalala ko tuloy mga ka-action mga kakamping ang naging slogan ni Mr. President nung kampanya. Babangon tayong muli! Ayun, babangon tayong muli. Umasa din ang mga supporters niya na babangon niya muli. So, ipagpatuloy po natin ang pagbasa. It's more corrupt in PH. Palitan na more funds in the Philippines, politics. It's more crocodiles in the Philippines. Talagang hindi magiging fan, ma'am. Bagsak ang piso eh. Oh, sabi ko na nga ba eh. Bagsak talaga ang piso. Totoo naman talaga eh. Bagsak ang piso. Pero sa patuloy na nagbubulag-bulagan sa katotohanan, abay pinuri pa ang pagtaas ng dolyar kontra piso. Yun ang mga taong hindi nag-iisip kung bakit tumaas ang dolyar at bumaba ang piso kung anong maging reflect sa atin ng mga Pilipino. At may mga nag-comment po doon na wag na iasa ang buhay natin sa gobyerno. Tama po yun. 100% tama po yun. Pero kahit ano pa ang gawin natin, kuskus tayo ng kuskus sa trabaho. Kung ang mga bilihin ay napakamahal, ay talagang kakapusin po tayo. Kaya need po natin magboses para iparating sa mga namumuno ang ating hinain. Huwag po tayo matakot na magboses dahil karapatan po natin yan bilang isang mamayang Pilipino, bilang isang taxpayer ng bansa natin. Bilang nagpapasahod tayo sa kanila. Yan lang po. Thank you for watching. Have a good day.